Magandang araw po sa inyong lahat. Sa oras na ito ay ating pong pag-aaralan kung bakit nagkaroon ng mga anak ng bayan sa bansang Pilipinas. Bakit ba nila tinatawag na sila ay anak ng bayan? At bakit ba tinatawag nila na ang Pilipinas ay bayan? Okay? Nagpasimula ang pagtawag sa Pilipinas na ito ay bayan ay sa pamamagitan ng pamimiki ng isang tao at ito ay si Emilio Aguinaldo. Ayan po, ano? Noong June 12, 1898. Okay? Sino nga ba si Emilio Aguinaldo? Si Emilio Aguinaldo po ay native of Xiamen, ano? Sa Amoy, Fujian Province of China. Siya ang number one na kalaban ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal at kalaban din siya ni General Andres Bonifacio. Bakit naging kalaban itong si Emilio Aguinaldo? Sapagkat itong si Emilio Aguinaldo ay Spanish puppet. So, paano naging Spanish puppet siya? Ay, traditionally po, siya ay hawak ng Government of Spain bilang gobernadorsilyo. Ano po? At pag natandaan po ninyo, ang ginawa nitong si Emilio Aguinaldo, no? Habang nagkakaroon ng giyera ang Amerika at Spain, no po, gumagawa naman siya ng gobyerno. Palibasa, napapaniwala niya ang mga Pilipinong Katoliko, ay umayon sa kanya ang mga Katoliko. Hindi alam ng mga Katoliko na sila ay ipagkakanulo pagdating ng panahon. At ngayon na po yun, na yung awit niya na iniaalay para sa Pilipinas ay hindi talaga para sa Pilipinas kundi para sa Fujian ancestors. Kasi ginawa po niya, no, na bayan. Kung ita-translate niyo po ang English, hindi po pwedeng i-translate ang bayan sa English bilang country. Hindi naman pwedeng sabihin yan ay sakop ng province, no? So, ang nasa utak po ng kaisipan ng Fujian Chinese ancestry of China, state of the province of Fujian ancestors of China ang bansang Pilipinas. Hindi po bansa ang pagkakaintindi ng mga Inchik sa Pilipinas, kundi state. No. Kaya mapansin nyo, ang pagkakatawag nila sa Pilipinas, state. So, pag tumalaw si Xi Jinping na presidente ng isang bansa, ang tawag ng mga Inchik o ng mga media na Chinese-Pilipino sa Pilipinas, state visit. Wala ang sinasabing country's visit. Katulad halimbawa si Jessica Soho, ano, isa po siyang Inchik, ano? At kabilang po yan sa propagandista kasabay ng ABS-CBN noong People's Revolution. Yun pong People's Revolution na yun, invento yun. No, kasi gumagawa nga po sila ng parallel world na pinalalabas nitong mga Fujian Chinese that they are the leader of rebellion. No? So, ang pinalalabas nitong mga makabayan, ito po yung founder ng makabayan, no? So, noong November 30, 1964, ayan po ay
panakipbutas ng mga Inchik para tuluyan ng ang Pilipinas ay masakop ng China dahil pinalalabas po nila na rebuild state. Okay? Rebuilding estado ng China ang Pilipinas. Ganun po yan. Sinasimulate po nila sa status no, ng Taiwan at Hong Kong. Kaya pag napansin nyo, itong mga propagandistang media ng China o Chinese Filipino, no? Dahil kaisa po sila sa pagtatakip, no? Ng pandaraya ng China. Palibasa sila ay kontrolado nilang simbahan, ang media. Ano po? Ay madali nang naluloko itong mga Katoliko nating kapatid at mga Islam, ano? So hindi natin ma-detect kung paano tayo niluloko dahil pag pinagmasdan nyo, bayan nila ang Pilipinas. So ang feeling natin, bayan din natin dahil inaawit natin lagi sa national anthem. Na yung national anthem na yun ay totally fabricated na i-align ang isip natin doon sa balak nila na gawing estado o gawing bayan. So, pag pinag-aralan po natin ang last farewell, wala si Dr. Si Rizal na sinasabi, wala siyang binabanggit na magiliw na bayan. In English translation, sweet state. Para bang malambig na bayan ang Pilipinas. Wala hong sinasabi si Rizal na ang Pilipinas ay malambing na bayan. No? Hindi po magiliw o malambing na bayan ang Pilipinas. Hindi po naglalambing si Dr. Si Rizal sa Fujian Village or sa Fujian Ancestors of China. Wala pong ibang ina-idolize ang pambansang bayani na si Dr. Si Rizal na People's Liberation Army o mga kabataan makabayan ng Fujian China. Ano po? Ang kabataan makabayan po ay artificial youth, fabricated youth. Yan po yung sinasabing lumalaban para sa bayan. Ang pinaglalaban po nila ay yung bayan na iniisip nito, na ipinaiisip sa mga tao nitong gonggong na si Emilio Aguinaldo na isang Inchik din, ano? Ipinaiisip niya sa atin at sa mga kabataang Inchik na bayan ng mga Pilipino at bayan ng mga Chinese, Fujian ancestors, ang Pilipinas, inheritance ng China, ancestral domain of China. Yan po ang dahilan kung bakit inaagaw ng China, hindi lang ang West Philippine Sea at Binham Rice, pati ang buong Pilipinas. Kasi ang iniisip po ng mga Inchik, ang founding father ng Pilipinas ay mga magulang or ancestors of the People's Liberation Army. Kaya nga po na-design o ginawa ang PLA or People's Liberation Army is to liberate the state, the rebel state. Gusto po nilang palabasin na rebuilding state ang Pilipinas. At yan po ay may kinalaman sa on clause noong 1958. Yung paglabas po ng 1964 kabataan makabayan, yan po ay fabricated ni Marcos. Kasi itong si Marcos ay gumawa ng senaryo na meron siyang kalaban. Ang gobyerno niya ay dapat labanan. Bakit dapat labanan? Kailangan baguhin nila ang history. At sa pamamagitan ng paglaban ng mga kabataang makabayan or pro-state, Philippines being a state of province of Fujian of professor on Rizal study na si Fujian Chinese terrorist na nagturo sa University of Philippines na ngayon ay ginawa na nilang home base ng palpak na edukasyon tungkol sa pagkakakilalan sa human identity ng Pilipino.
Binabago ng mga Inchik ang ating kaisipan sa pamamagitan ng paniniwala sa kanilang dugo. Wala naman sinasabi si Dr. Sirisal na dugo ng Inchik ang kanyang ikinamatay. No? Hindi po siya lumaban para sa province of Fujian Chinese. Ano po? Pag binasa niyo po ang last farewell ni Dr. Sirisal, walang ipinaglalaban na Chinese village or Chinatown or Chinese ancestry si Dr. Sirisal. Sapagkat sinasabi niya na malinaw, sa line 4 of paragraph 14, no? Na hindi siya isang dayuhan na ginawa rin niyang kaibigan. So meaning na hindi siya banyaga na sa bansa ng ating Diyos. Paano siya natin sinasabi bansa ito ng Diyos? Basahin po natin yung line 5, paragraph 8 and 13. At sinasabi ni Dr. Sirisal, O country, pray to God. So, pinaiisip sa atin ni Dr. Sirisal na hindi Chinese village yung bansa natin or nasa saklawan ng Fujian ancestry, kundi nasa saklawan ito ng ating Diyos. Kaya pinagdadasal po niya ang bansang Pilipinas sa ating Diyos. Wala sinasabing magdasal ang ating Diyos at magdasal ang ating bansa sa Fujian Ancestors Village. Wala po. Ang sabi nga niya sa paragraph 13, I leave you there. Iniwan niya dito. Saan? Sa Bilibid, Pilipinas. Basahin mong line 1 to 2 ng paragraph 13. At saka line 5 of line 4 to 5 of paragraph 13. I leave you there. Without tyrants, without oppressors, without murderers, where faith does not kill, where the one who reign is God. Diyos ang dapat maghari, hindi yung organizations of pro-state or makabayan. Kasi sinabi makabayan, you are not considering the Philippines as a sovereign country of our God, but a territorial state of the ancestors of the province of China. Dahil ang nagtatagpo ng bayan o kabataan makabayan ay mga Fujian Chinese. Ito ang nagtatag ng bayan, ang Pilipinas, at ito naman ang nagtatag ng bawat Fujian Chinese na mula sa Xinjiang or mula sa Xiamen, no, na ipinanganak sa Pilipinas ay tatawaging anak ng bayan. Hindi po tinatawag nila na bansa ang Pilipinas dahil ayaw po nilang magmukhang dayuhan sa Pilipinas. Kaya ang gusto nila, ang Pilipino maging dayuhan, pati yung Diyos natin, gawing nilang dayuhan. Hindi po totoo magkaroon ng anak ng bayan. Hindi po nagkaroon ng apo ng bayan ang Pilipinas. Nung mga anak ng mga anak ang Pilipinas from 1964, dyan na po dumami yung anak ng bayan. At dyan po ay tricks ng mga Chinese na someone is going to lead our country, oh, na dapat maging presidente, galing din sa mga anak bayan. Kaya kung sino man kunwari na sumusuway, at halimbawa, ang unang anak bayan natin ay itong si Marcos, kasi siya nag-design na ang mga apo ng China na pinangas sa Pilipinas na Inchik, ha? Ay hindi tatawaging bansa ang Pilipinas kundi anak ng bayan. Bilang anak ng bayan, may karapatan sila na kalabanin ang gobyerno. So, pinalaban, yan po ang tricks o deception ng mga apo ng China, ano? Magiging presidente sila, magpapangkap silang Pilipino at then magiging presidente sila. Mapapamahal ang mga Pilipino sa kanila dahil sa suhol o sa propaganda, no, nakukuha nilang puso ng Pilipino. Pero behind that, ay nandoon yung deception. So, pinaiisip
sa atin ng mga presidenteng in check ng Pilipinas, ng mga hindi tuong Pilipino, na mas may karapatan ang mga kabataang makabayan kaysa sa gobyerno, kasi sila nga ang nag-i-insist kung ano ang dapat gawin ng gobyerno. Pero sila rin ang gumawa ng kabataang makabayan na lalaban sa kanila. Ganyan po yan. Kaya pag napansin nyo, si Marcos nilabanan ng Ninilo Tayag. Eh sila rin ang gumawa ng kabataang makabayan. Si Rela Marcos din. So, kumare, si Marcos kalaban ni Aquino. Eh sila naman ang gumawa ng kunwari naglalabanan. So, sino pa ang kalaban? Si Juma Season, first batch ng kabataang makabayan. Founder siya ng kabataang makabayan. No? Bago tumating si Marcos, Hukbalahap, no? Mga Hukbalahap, yan yung mga ginawang kunwari na laban sa Apod, pero sila yung may bayong. Ganyan po mag gumawa ng panlilinlang itong mga Pujian Chinese. Kuwari sila yung pro-Philippines, pero sila yung may suot na bayong at kalaban mo talaga. At sila ang tagaturo ng mga Hapon, nung sakupin tayo ng Hapon. Kaya mapansin mo, yung mga Laurel, ano, naging Japanese puppet, ano, at yan din yung mga kakampi ni Duterte ngayon, mga Laurel, ano, yung dating ospital ng bansa Pilipinas, ngayon ay ginawa nilang LPU, no? Ginawa nilang University of Lyceum. Diyan po ang breeding ground ng mga kabataan, makabayan ng panahon ni Juma Season, at ganoon din po sa University of the Philippines. Palibasa, may control po ng simbahan noon ay ang Katoliko, no, na Spanish, at may impluensya ang mga gobernador Silio. Kaya kahit nitong mga 1914 ay na-convert ng Catholicism itong si General Yefe na kaibigan ni Cory Aquino. At yan, noong November 19 and 20, yan ang national hero ng Pilipinas. Yan ang national hero ng China dito sa Pilipinas. At yan po ay ginawang national hero ng China dito sa Pilipinas ni Duterte. No? So, ayon kay Xi Jinping, itong si General Yefe, na best friend ni Cory Aquino, ano po, makikita nyo sa Wikipedia, at makikita nyo rin sa Twitter, ano, yung regarding sa sinasabi tungkol kay General Yefe, at yung sinasabi sa Twitter nitong si Xi Jinping. No, nandun po sa Twitter, nangangalat, no, dahil sabi ni Xi Jinping, kaya pumapatay ito mga People's Liberation Army dahil ipinaglalaban nila ang pagtatayo ng New China. So, ang sinasabing New China po, ito, no? Yan, okay, sakop ang buong South China Sea, kasi yan po, ang tawag nila Great Lake of China. Ano ho? Yan po, according to the fishermen, Chinese fishermen. And then, panahon ni Duterte, nag-expand ang China hanggang dito sa East Philippine Sea o Western Pacific Ocean, dahil ang pagkakaalam ng mga People's Liberation Army, sila ang founding father ng bansang Pilipinas, ang mga Apujian ancestors. Ano ho? Pero pag binasa niyo naman sa last farewell ni Dr. Si Rizal, hindi mo pwedeng ang region of the sun, ano? Lahat pong nasisinagan dito sa ating planeta ng araw, no? Yung araw na ginagamit ng mga kabataan, makabayan, na akala nila sila ang kinabukasan, ha, ng Pilipinas. Hindi pwedeng maging kinabukasan ng bansa Pilipinas ang mga kabataan, makabayan, dahil hindi nga po bayan ng Pilipinas. Ito ay bansa ng ating Diyos, hindi bayan o Pujian ancestors of Duterte, Xi Jinping, Emilio Aguinaldo, Marcos, Aquino, Juma Season, General Yefe, Xi Jinping, ano? Dahil hindi naman sinasabi ni Dr. Si Rizal,
ano, na ang Pilipinas ay bayan, kundi ito ay bansa ng ating Diyos. Ano? At dito sa bansa ng ating Diyos, no, bawal dito ang mga terorista. Ano? Kung papatayin mo ang mga Pilipino, magmumukha kang terorista. Ilang taon nang pinapatay ang Pilipino? 52 years. And they are not repenting. Hindi sila nagsisisi. So, bakit hindi sila nagsisisi? Nagiging proud pa sila. And nililegalize pa nila na pagbabawalan ng Pilipino na i-red tag sila. So, sila, nire-red tag nila ang Pilipinas, ang buong Pilipinas at ang mga anak natin bilang komunista. Ay di dapat sila pala gawing kriminal. For 52 years na nilang ginagawang maskara yung organizations nila para ipanakip sa ating mukha, sa ating pagkatao, na ang mga apo natin, apo ng bansang ito, gagawing apo ng bayan, ng mga anak ng bayan. Eh, sino ba ang mga magulang ng anak bayan? Hindi ba mga Fujian Chinese? Ano? Basahin po natin ang line 5, paragraph 2, 8, 10, and 13. Ang sabi ni Dr. Rosie Rizal, the Philippines is our home and country. Wala siya sinasabi that state, the state organizations of Fujian Chinese, no? It was the home of our country. So, pinapasok po ng mga inchik na ang bawat Pilipino, ang bansang Pilipinas, nasa loob ng organizations of anak bayan. So, mali yan. Walang probinsya na nakalagay sa loob ng anak bayan. No? Yung bayan nasa loob ng probinsya. At yung probinsya nasa loob ng bansa. Ganun po yan. Ang gusto nito, mga inchik na ito, apo ng China, na ang probinsya ng Pilipinas, ang buong Pilipinas, ang mga Pilipino, ipasok nila doon sa loob ng bayan. Oh, bayan ng province of the ancestors of Fujian China. Ginawa nga nilang katawa-tawa ang kasaysayan ni Dr. Rosie Rizal. Ano po? Basahin natin ang line 1 to 2, paragraph 1, 3, 12, and 13. Yan po ay regarding region of the sun. Pag sinabing region of the sun, Dr. Rosie Rizal is talking about the sky in heaven. That in the sky of heaven, somewhere in Milky Way galaxy, there is a region of the sun. So, there is a host of heaven. There is a host of stars. No? And the stars is the host of a solar system. In that solar system, there is a planet. Planets. There are planets. And one of them is our Earth. Yung planetang daigdig, ano, na kung saan nandun ang Pilipinas. Yun ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal. Hindi mo matatagpuan ang Pilipinas sa dugo ng inchik. Hindi nakababad ang Pilipinas sa dugo ng inchik. Kung hindi ang Pilipinas, ha, ay nasa rehiyon ng araw. Sa dagat ng malayong silangan. Hindi po sinasabing sa dugo ng Chinese. Kundi sa ang Pilipinas, nakayaman ng matatagpuan ng mga Pilipino ay nasa dagat ng malayong silangan sa rehiyon ng araw. Kaya pag pinag-aralan nyo ho yan, no? Sinasabi ni Dr. Rosie Rizal, your atmosphere, your space, no? So pag sinasabing atmosphere, mataas po ang kinalalagyan yan hanggang doon sa area na nakakahinga ka o nakakalipad yung eroplano. Yun yung po sinasabing atmosphere. Hindi po sinasabi niya na yung bansa natin, yung atmosphere ng Pilipinas, yung space ng Pilipinas, yung valleys of the Philippines, ay nasa loob ng Fujian ancestors, doon sa village nila.
Dahil itong si Aquino, nilagay nila niya ang picking address ng si Rizal sa Siungki Village or Siangukon Village o Blusan District diyan sa Jingjiang City. Kasi nga, ang gustong i-align ni Dr. Si Rizal ay yung pagkamatay nung Fujian Chinese founder ng PDP Laban na kung saan co-founder din si Pimentel at itong si Duterte. Kaya pag napansin nyo, lahat ng founder ng PDP at saka ng Laban, isa lang po yan. Pag sinabi pong Laban, hindi po yan liberal. Yung symbolism na nakaunat yung mga daliri nila na naka letter L, hindi po yan liberal. Yan po ay Laban. Okay? Kunwari, lalabanan siya ng PDP. Ganun po ang tricks nila. Pero iisa lang po yan. So, ginawa nilang left-leaning itong PDP at ang rightist ay itong Laban. Ganun po yan. So, yung left leg ng Alpha Omega, yung symbolism ng human body of shaman, no? Iisa lang po yan, yung Laban tsaka PDP. No, pag binisualize nyo yan, ay may bilog, no? Tapos yung bilog may paa na dalawa na parang ribbon. No? Yung pong paa na yun ng ulo, Alpha po ang ibig sabihin yun, the beginning, the foundation. And then yung letter O, ay yung Omega. The end. No? At the beginning and the end, there is only one ruling class. And that is the body of shaman in Jingjiang. No? Ayan ay pinamumunuan ng mga pro-communist party of the Philippines. So, sinira po na nila yung liberal. Ano, in-infiltrate nila at sila na po ang nagpatakbo ng liberal at ginawa nila na sa isip natin ay Laban of the PDP against all the citizens of the Philippines who are not following One China policy. Dahil kinukonsider po nito mga anak bayan na ito na ang Pilipinas ay isa sa mga state of the province of China under Fujian dynasty prior to the Spanish time. Ganun po yan. So, di mo naman po mababasa sa 14 paragraphs of the last farewell ni Dr. Si Rizal na ang kanyang huling pamamaalam ay patungkol sa isang tula ng isang Chinese na pinatay dito sa bansa ng Diyos sa dagat ng malayong silangan. Hindi po Chinese poem para sa mga ancestors of the village of China ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. Kundi yan po ay pamamaalam sa isang bansa. Hindi po yan pamamaalam sa isang lahi ng Inchik na galing sa Henan province and then from Henan province bumaba doon sa Fujian province, no? At hinanap nila yung Pilipinas doon sa peace pond ni Kienan. Hindi po ganun ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. Sinasabi ni Dr. Si Rizal na ang Pilipinas ay Eden. Pag sinabi pong Eden, hindi po galing diyan yung hindi po galing dito yung Inchik. Hindi po dito dumating yung Inchik na nauna kay sa Diyos. Pag sinabing Eden, Diyos muna ang nauna. No? Bago dumating yung Inchik, tao muna ang nauna. Kasi hindi naman po nila lang ng Diyos sa Garden of Eden. No? Pag binasa natin yung saan ba galing yung salitang Eden? Hindi po yun galing sa literatura ng mga Fujian Chinese o ng mga kabataan, makabayan. No? Kasi yung ideology ng Fujian Chinese terrorist na si Juma Sison ay galing sa utak niya. Ano? Na ang gusto niya, baguhin yung kaisipan ng Pilipino, buong kaisipan ng Pilipino, at ipasok sa history ng bansang Pilipinas kung ano yung gusto ng China. No? So,
Ang kabataang makabayan ay ipinanganak lamang sa isip ng isang terorista noong November 30, 1964. At ngayon, itong mga kabataang makabayan ito, nire-represent nila ang buong Pilipinas illegally. Ginagawa nilang maskara sila. No, yung idea ni Juma Sison ay ginagawa nilang maskara sa bawat Pilipino. Illegal po yan. Hindi po pinanganak ang mga anak ng Pilipinas noong 1964. Pati si Emilio, si Andres Bonifacio, ginagawa ng mga kabataang makabayan na leftist, kalaban ng gobyerno, kalaban ng Pilipinas. No? So hindi po ganoon ang ano, ang pinaglaban po ni Dr. Sirizal at ang pinaglaban po ni Andres Bonifacio ay ang bansang Pilipinas, hindi yung kabataang makabayan na ginawang maskara ng Pujian ancestors, ano, in behalf of General Yefe of People's Liberation Army or CP and New People's Army founder, no? Na pareha silang nagmula doon sa Xiamen. So yung isip nila at saka isip ito iisa at yung ideology nito na pagpatay ng Pilipino, no? Ay ito po ang front organizations na ginawa nito para magmukhang legal itong dalawang magnanakaw ito ng buhay. Basahin po natin ang line 3 to 5 ng paragraph 1, 5 and 13. Linawin po natin ang ating mga isip para malaman natin na illegal entry ang mga Pujian Chinese dito sa Pilipinas para itayo ang pagbabago ng kasaysayan ng Pilipinas bilang bahagi ng sinasabi nilang New China. Na kung saan, gusto nilang sakupin ang buong West Philippine Sea or Exclusive Economic Zone, no, from 1964 to the present time as a cover-up of on Clause 1, 1958. Yan po ang yan po yung nagtaklob sa kaalaman natin, no? Itong mga kabataang makabayan noong 1964. Nawala na yung issue ng on clause noong 1958. Dahil ang naging bida na dito ay yung drama ni Marcos, ni Aquino at ng kabataang makabayan nitong si Juma Sison na first batch nito ni Duterte. Kaya mapapansin mo na ang mga presidente magsimula kay Marcos, nagnakaw muna. Pero ang kalaban niya, sila Nilo Tayag, sila Aquino at itong si mga kabataang makabayan noon, sila, yan po yung mga naging presidente ngayon, no, na lumabang kay Marcos. Pero anong nangyari ngayon? Magkaibigan si Marcos at mga lumaban sa EDSA. O, diba mga kalukuhan? So, ano ang natalo sa Pilipinas dahil nauto, no? So, nawala yung mga ninakaw ni Marcos na ginto. Tapos, naging istorya na lang sa hangin. At magkakaibigan na rin sila ngayon. Kaya pag napansin natin, after Marcos, sino ang pumalit yung first batch na kabataan ni Juma Sison? Sino yon? Ay si Cory Aquino. Kaya nung makasampa si Cory Aquino, na ito ay kunwari ay nakulong, pinalaya ni Aquino, nakatakbo doon sa Netherlands. So malaya silang pumapatay hanggang 52 years na ngayon. Kung ilan libo na ang pinatay nilang Pilipino ng mga sundalo, pulis, sibilyan. Pero ang Pilipino pa ngayon ang magiging kriminal. Ikikriminalize dahil nire-red tag daw. Ha? Bawal na i-red tag nyo ang Pilipino bilang leftist na itinatag noong 1964 or itinatag noong June 12, 1898 bilang ang Pilipinas ay bayan. Dahil walang binabanggit si Dr. Sirizal na bansa Pilipinas ay bayan o Pujian ancestors. No? Wala pong kinalaman ang invention na blood of ancestry ni Dr. Sirizal ang mga Inchik. Hindi po tungkol sa ancestral nation of China ang Pilipinas, no? Wala pong kinalaman diyan
sa kaisipan ni Emilio Aguinaldo at itong mamamatay tao na ito na itong mga nagpapaluko na ito, no, ng mga ignorante, eh gagawing legal nila ang Communist Party of the Philippines at ikakalabos nila ang bawat Pilipino na lalaban sa ideology ni Dumas Isyon at saka ni General Yefe at ni Xi Jinping, ano? So, dapat kayo ang ikalabos, ano? Makikita nyo ito, si Sarati, ano? Itong impostor na ito na mukhang Pilipino, di natin alam kung yan ay pinag-aral lamang, galing lang yan sa pagitan ng Cambodia at China or sa pagitan ng ewan ko kung anong klaseng imported dito, no? Magkaroon lang ng kulay Pilipino, akala natin Pilipino, eh, hindi naman, kung totoong Pilipino sila, dapat nalalaman nila na hindi nila gawing bayan ng Pilipinas, ng China. Kita mo yung nasa dibdib niya, nasa kanan niya yung China, at nasa kaliwa niya yung Pilipinas, no? Pag in-orient niyo po yan, no? Ito. Yan. Pag yan ay nilagay nyo dito, sorry ha. So, pag nilagay nyo yan, itong buwang na ito, no? Yan po. Ay, sorry ha. Bakit yung bang na nadadala natin buwan? No, ganito ang style niya, no? Ayan. Okay. Dito. Orientation. I-orient natin, ha? Ganyan po ang sinasabi. Leftist sila kasi nasa left ng ruling class ng Pilipinas lamang ang Pilipinas at wala sa kanan. Ang nasa kanan nila yung China. Ganun po yan. Nasa kanan yung China, nasa kaliwa lamang. Kaya sinasabi nila, yan ang sinasabi nating socialism, ano? Even the geography, no? Ay ginagawa nilang mahina ang Pilipinas, no? Ang Pilipinas po ay nasa kanang kamay ng Diyos. Nasa luklukan ng Diyos. Basahin po natin doon sa line 5 of paragraph 13. No? I leave you there without tyrants, without oppressors, without murderers, without slavers. No? Where fate does not kill, where the one who reigns is God. No? God ang nag-aari sa Pilipinas, hindi China. No? Ganun po yan. Dito, ang gusto maghari itong mga buang na ito, na makabayan black, no? Ay ang China dun sa Pilipinas. At gusto nila, state of the province of China, Pilipinas. Ganun po tayo niluloko nitong mga inchik, ano? Ganun po yan. So, hindi po pwedeng ganyan, ano? Nagawin mo lamang sa kaliwang dibdib mo na bayan, ano? Ang Pilipinas ng mga anak ng Fujian ancestors of China. Bawal mong i-red tag ang Pilipinas bilang red state or pulang bayan. Bayan ng mga mamamatay tao. Basahin niyo po. Ang line 3 to 5, paragraph 1, hindi nagsakripisyo ng bansa. Hindi nagsakripisyo ng Diyos. Hindi nagsakripisyo ng buhay ng mga Pilipino. No? Hindi nagsuko ng kanyang Diyos. Hindi niya sinuko yung sinasabi ni Dr. Si Rizal na Eden. No? Doon sa bloodlines ng Fujian murderers. So, itong mga kabataan, mga kabayan na ito, gusto nila isuko yung buong bansang Pilipinas doon sa ideolohiya na pagpatay for 52 years, no, sa mga Pilipino. Mali pong kasaysayan na po, dinadala tayo itong mga kabataan, mga kabayan na ito, sa maling kasaysayan ng dugong mamamatay tao na ito ng People's Liberation Army at ng New People's Army. Kaya nila binabawalang i-red tag sila. Para mababawas sila nga ang nag-red tag sa simula pa. Etong nakapulang ito ang nag-red tag sa kanila. Ito mo nga, nakatag sila ng red sa liig. May tali sila sa liig. At itong si
Andres Bonifacio, tinalian din nila ng pula sa liig. So, gusto nila, mga Pilipino, may tali din na liig na lumalaban sa gobyerno. Eh ito, first batch ng kabataan makabayan, laban sa kabataan makabayan. Kaya isang malaking scam po ang ginawa nitong Pujian Chinese dito. Gumawa silang revolution ng teori, ikaw, first batch ng kabataan makabayan, maging presidente ka. No? At ang mga sumusunod, kinakailangan labanan ng kabataan makabayan. So, mababago natin ang kaisipan ng mga Pilipino. Ganun po ang revolution. No, hindi po yan labanan basta labanan lamang sa dugo, kundi labanan sa ideolohiya at labanan doon sa totoong kasaysayan ng Pilipinas. At yan po ay hanggang sa mapalitan ng ating human identity, origin of our civilization, and our nationality. Kasi ito, ayaw nilang tumanggap na sila ay Pilipino national. Ang gusto nila, yung Pilipino gawing Chinese national. Ganun po yan kasi gusto nilang matanggal yung region of the sun. Gusto nila masakop ito of Chinese village or Fujian ancestry. Wala naman sinasabi ni Dr. Sirisal na sinuko niya yung bansa niya sa sarili niyang dugo. Basahin niyo po ang last farewell. Kaya ito, isusuko nila yung dugo ng mga Pilipino, dugo ng sundalo, civilian and police. No? At pag palalabasin masama ang sundalo at masama ang ating police at masama ang mga mamamayan Pilipino na pumapatay laban sa mga apo ng China. Yan po ang gustong palabasin ito at ng China. Na mga apo ng China na tulad ni Jose Rizal ay pinatay ng ating Diyos na nag-aari sa Pilipinas. Nire-reverse po nila ang kasaysayan. Okay, basahin po natin yung sinasabi nila ng Chinese. Okay, tamo? So, ang kinakasuhan ngayon ay si Spiron, si Anyo, at iba pang NTFL CAC. Ano? Nitong Communist Front of Fujian Ancestors of Jose Marcison. So, ganyan pong mandin lang ito, no? Na yung mga kabataan, nagiging makapangyarihan na ano, laban sa ating gobyerno, laban sa ating militar. Ganyan po yan, yung transition period ng communism, ano? Na ito, mga inchik na ito, makakita mo naman ang pagkalayang inchik nito, no? Ang pagkalayang ahas nito. Ako, kunwaring sila ang biktima dito sa Pilipinas. So, hindi totoo po yan na sila ay biktima, no? Yan po ay panlilin lang. Bahagi pa rin lang ng panglilin lang nitong mga Fujian Chinese ancestors or ancestry of Chinatown. Okay, kapag aaralin po natin mabuti yung sinasabi ng China, ano, ay ito po isang malaking kalukuhan, ano, na ang Pilipinas daw ay itinatag, ano, ng kanilang Fujian ancestors. Okay. Mabasa niyo po 'yan to. Okay. Okay. Ayun, ang founding father now daw. Daw. Ng Pilipinas. Ito. Ay yung Fujian ancestors, ano? Nagaling dito sa Xinjiang. Okay. Okay, dito sa Xinjiang, sa Fujian province, no? Ayan. Ayan, pag na-intindihan niyo po yan, ano? Na ang founding father ng Pilipinas ay Fujian ancestors na galing sa Xinjiang. No? At kaya naparito itong isang general, no? Si General Yefe. No? Kaibigan po ni Kuya Aquino yan. Okay? Kaya mapansin mo na isa lang si Duterte at si
Aquino at si Marcos. Nagkukunwari lang magkalaban, ano? So, kaibigan po ito ni Aquino, ano, ni Binigno Aquino at ni Curie Aquino, na pinatututuhanan ni Xi Jinping na kaya nagtayo ng komunista itong mga taga-Siamen. Taga-Siamen din po ito, ano, kung saan ang galing si Juma Sison, si General Yepe, no, at saka si Duterte, at saka si Bongo, isa lang yan, at saka yung 6.4 billion shabu at mga Chinese drug lords, yan po sa Siamen. At kaya daw pinapatay ang mga Pilipino ayon sa translation nito, ay pinaghihigantan nilang pagkamatay ni Dr. Rosie Rizal dahil pinalabas nga po ng mga Encik, basahin niyo po sa literature ngayon ng China, na si Rosie Rizal ay apo ng China. Ganun po yan. So ibig sabihin, hindi si Rizal nagmula sa Pilipinas, kundi galing doon sa village of China. So ngayon, kaya ito ang gustong gawin nila, na hindi dapat maging bansa ang Pilipinas. Dapat ito maging New China. Huh? Dapat ang Pilipinas ay maging New China dahil si Rosie Rizal ay apo ng China. Ganun po ang gusto nila mangyari. No? At yan po ang pinakikipagpatayan na mga People's Liberation Army. Ano? So, yung People's Liberation Army ay ang front niya ay ang CPP, NPA, NDF, at saka League of Fujian Scammers o Student. No? So, kaya sinasabi natin na hindi sila student, kundi scammer, yung LFS. Dahil front lamang sila ng Communist Party of the Philippines. At ang Communist Party of the Philippines, ang founder niyan ay ang PDP Laban. Dahil pag tinignan niyo ang profile ng PDP Laban, left-wing nila ang Kabataang Makabayan o yung left organizations na itinatag ni Jose Maria Sison noong 1964 after the On Clause 1. Kaya malinaw na pananakop ng China ang sinasabi nito. Nagkakaroon lamang ng layers of front organizations. Pero uuwi pa rin yan sa China. So, ang front organizations ng Fujian Chinese na si international terrorist Jose Maria Sison, kasi ang sinasabing international terrorist, dahil hindi naman siya nagmula sa Pilipino, hindi siya nagmula sa Pilipinas. Ang ideolohiyang komunista, hindi galing kay Dr. Rosie Rizal. Galing yan sa Siamen, sa province of Fujian. So, front organizations, itong Kabataang Makabayan, ng organizations ni Juma Sison from province of Fujian, China. At itong CPP, NPA, NDF, front organization naman ng CCP, Communist Party of China. Ito si Xi Jinping, galing din po yan sa Xiamen, former governor po yan. So, the governor is not higher than a president. So, if the governor of the province of China is Xi Jinping, Duterte is not higher than Xi Jinping. Ganun po yan. Because they consider the Philippines as a state of the province of Fujian, China. So, yan ang dahilan bakit tinatawag madalas ni Duterte na siya ay mayor ng Pilipinas. Mayor ng Pilipinas dahil ang nasa isip niya, siya ang first boss ni Juma Sison, state lamang ang Pilipinas. At yan ay ipinattern nila doon sa national anthem na ang mga Fujian ancestors namamatay at ang youth of the province of China namamatay para sa bayan ng Pilipinas. Kaya mapansin nyo, nung dumating ito Xi Jinping dyan sa Malacanang, ano sinabi ni Duterte? The very first state visit of Chinese president. So, state lamang ang Pilipinas of the nation of
China. Ganyan din po sinasabi ni Jessica Soho, State of the Nation Address. So, State of the Nation Address. So, Duterte is addressing the state and the nation at the nation of China. Ganun po yan. Kasi injik nga po si Jessica Soho. Isa yan sa mga nambubudol at saka yung ABS-CBN. Isa lang po yan. Nagkukunwari lang magkakalaban. Kaya pag nakita mong history nitong si ABS-CBN, no? Bago dumating ng Pilipinas, nagsakay ng bangka, naging entrepreneur itong mga Eusebio Lopez. And after that, gumawa sila ng senaryo na kunwari kalaban si ano, si Marcos. Pero after all, wala ka na makikita magkakalaban sila eh. Ano ho? So, ganun po tayong niluloko nitong mga inchik. No, di lang natin nalata. Pero yan po ay isang malaking sistema ng pambubudol that start from the UNCLOS 1958. Okay? And it involves not only changing our history, but changing our human identity, our constitution, and everything. The territorial sovereignty. At yan po ang sinasabi natin lagi. Ano po? So, balikan po natin yung ating pag-aaralan. Okay, dito po ulit tayo. So, yan po ay isang paggawa, ano, ng isang parallel world. Ano? Ito mga inchik, dito sa loob ng bansa ng ating Diyos. Ganun po yan. So, hindi po basta-basta itong ginagawa ng mga inchik, ano? Naglagay silang bayan organization sa bansa ng ating Diyos para ipaangkin yung kaharian ng ating bansa o kaharian ng Diyos dito sa ating bansa doon sa loob ng Pujian lineage of ancestry of China. Ganun po yan. Hello? Wala kang mababasa dito sa lahat ng line 5 ng paragraph 2, 8, 10, and 13 regarding Chinese ancestry. And line 1 to 2, paragraph 1 and 13 regarding a country, you know, and God idolizing the village of Pujian ancestors, no? So, ang gusto nila, ilagay ang ating bansang Pilipinas, ang Sea of the Orient, ang region of the sun, sa loob ng isang village lang of the province of China. Kasi nga po, nagtatayo ang mga inchik dito sa Pilipinas ng history ng kanilang ancestors. At yan po, nagsimula yan sa pagkatukso nila, ay pwede palang gumawa ng Chinatown sa Pilipinas. So, ang unang Chinatown sa Binondo, eh, garrison lang dati yan ng mga Gobernador Silio na nagtatanggol doon sa Espanyol. At yung Gobernador Silio na yan, sila din yung may control ng simbahan katulik ko noong panahon ng Espanyol. At mga militar din po yan, at saka ruling class na mga Gobernador Silio ng Kastila. Kaya magnapansin, malalaki ang lupain nila nitong mga Pujian Chinese dito sa Pilipinas. Ha? At sila yung mga, dahil sila yung mga katiwala ng Espanyol, ano, sa kanilang pag-kolekta ng mga tax sa atin for almost 400 years. Ano po? So, ganun po yan. So, nung after World War II, no, eh, pinagpatuloy ni Marcos ang pagtatag ng kabataan makabayan para tuluyang masakop tayo ng China, sa pamamagitan ng paglilinlang nila. Dahil isang inchik Chinese ancestry lang nila. Ano po? So, paano natin nalaman? Tingnan po natin, ha? Nagkukunwari lang sila magkakalaban. Ano? Pero isa lang po yan. Isang conglomerate Chinese organizations lang yan. Hanapin po natin, ha? Para hindi tayo sabing trolls, ano? Okay, hanapin natin yung sinasabi natin na Chinese Filipino, list of Chinese Filipino. Ayan. Oh, ito, andiyan po, ano? Si Emilio Aguinaldo, no? 1869
to 1964, nabubuhay po siya. So, ibig sabihin, inabot niya yung on-close. 1958 po yung on-close eh. Kaya si Emilio Aguinaldo ang nagpasa kay Jose Maria Sison. Saan si Jose Maria Sison dito? Okay, nandito po si Jose Maria Sison, ano? Rito Lapid, nandyan. Okay. Okay, nandito si Marcos. Okay, napin si Jose Maria Sison. Si Jose Rizal, no? Inimbento nila, nilagay din niya. Okay, ito si Maria, Jose Maria Sison, ano? So, buhay pa yan hanggang ngayon. At dumating sa kanya yung utos ni Emilio Aguinaldo, ano? So, yan mga mga Fujian Chinese based from Xiamen, Fujian China, or either from Xinjiang City. Ano? So, ganun po yan. Ganun gumawa ng mga gancho itong mga... So, nagka... So, 1964, inimbento yung kabataan makabayan ni Emilio Aguinaldo at ni Jose Maria Sison, saka ni General Yepe. Si General Yepe, People's Liberation Army po yan. General, ano? So, ito po yan, no? Yan. So, kung bubuksan po natin yung profile niyan, no? Ni General Yepe. Ito po yung, nung 2018 lamang, ginawa pong itong national hero ng China dito sa Pilipinas, ni Duterte at ni Xi Jinping bilang founding father of New China, yung mga ancestors ng PLA. Ano, ganun po yan. At bautismado pong ano yan, Katoliko, ano. So, ayan po yan si General Yepe, yung profile niya, no. So, biruin mo, babautismuhan mo ang inchik dyan sa Catholic Church para patayin ang Pilipino at magtayo ng, kaya yung simbahan ginagamit din, no, ng axis of evil, no, para ang mga inchik ay maging bayan ng Pilipinas, no. So makita mo dito yung regarding history of Taiwan, ano, na nakipaglaban din siya. Gumagawa nga sila lang history po, no, sa pamamagitan ng dugo, no, nila. So yung pagbalik niya sa Pilipinas na sinasabi dito, ano? So, palitin natin konti para makita natin. Okay. Lahat. Ano po? So, ayan. Ang sinasabi dito, ano? So, bumalik siya sa Pilipinas at the invitation of Corazon C. Aquino. Ano po? Inimbitahan yung People's Liberation Army. No? Kasi nga, nung bata pa yan, pumunta muna sa China at then bumalik ulit dito. So, gumagawa sila ng kasaysayan na paruot pa rito ang Pilipinas sa bayan nila, ang mga inchik sa bayan nila at papunta sa province nila. Ganun po yan. So, noong 1989, ano, pumunta yan dyan. Ano? So, ganun po yan. No? So, ginagawa nila na historical place ng Chinese ancestry ang Pilipinas dahil nga para masakop yung West Philippine Sea. Kasi yung 1958, no, inabot pa itong Emilio Aguinaldo, nagkaroon nga ng on-close. Ano po? So, basahin natin yung on-close. Ito po yung sinasabi natin, United Nations Convention on the Law of the Sea. Ano po? Yan ay pinagtagpan ni Marcos at saka ni Aquino. Bagkos, ang ginawa nila, nagkunwari sila na magkakalaba, nagtayo ng kabataan makabayan na ayaw sa Amerika, ayaw sa sa EDCA. Basta ayaw nila sa Amerika lahat. Ang gusto lang nila yung shabu ng China at yung pagpatay nila sa mga sundalo at sa mga pulis. Gusto nila yung pagtatakip doon sa kung wari sila ay pinatatanggol yung mga mahihirap, pero sila rin naman yung nagpapadimulis. Sila rin yung gusto magbago ng history ng Pilipinas. Yan pong kabataan makabayan. Sila po ang sinusunod. Kunwari lamang ay magkakalaban itong presidente, pero actually sila ang nagre-remind sa presidente kung anong dapat gawin. Ganun yan. So, kaya makikita mo, 52 years na sila na namamayagpak, hindi pa rin napaparusahan, no? So, ganun po yan, no? So, on clause 3 ngayon, ano? Resulted from the 3rd United Nations Conference on the Law of the Sea. On clause 3 na po tayo ngayon, which took place between 1973 and 1982.
to 1982 to 1973, panahon niya ni Aquino, at found pagtatayo ng PDP Laban yung 1982. No, ngayon, naging left wing ng PDP Laban yung itong mga kabataan, makabayan ni Juma Sison. Ay, yung panahon na yan, nagsimula yung magic ng UNCLOS na tinakluban nila ng kunwari labanan nila ni Marcos. So, yung 1973, yan po yung constitution natin. Okay? Na tinanggal ni Aquino at gumawa siya ng 1907, na kung saan sa 1907, tinanggal niya sa tinanggal ni Aquino ng Pujian Chinese na founder ng PDP Laban yung salitang bansa. Kaya wala na po tayong bansa noong 1987, itong constitution natin ngayon. Kasi tinanggal nga lang sa 1973. Kasi galit nga sila doon sa Independence Day natin noong July 4th. Kasi ayaw nga nilang tanggapin na bansa ang Pilipinas dahil bayan nga ito ni Emilio Aguinaldo. So, ganun po yan. So, noong 1958, the convention concluded in 1982 replaced the Quad Treaty 1958 Convention on the High Seas UNCLOS, no, came into force in 1994. Nagsimula po sa 1958, no, yung UNCLOS, no, ganun po yan. Nagsimula po noon, ano po. So, yan po ang history ng UNCLOS, no, na gustong takpan itong mga kabataan, makabayan, kaya ayaw nila sa Amerika at ayaw nila sa International Treaty, no, of Exclusive Economic Zone. Kundi makikita natin na pro-China sila, dahil sila ay nagkukunwari lamang na mga kabataan ng Pilipinas. Hindi po sila kabataan ng Pilipinas, kabataang makabayan. Dahil ang Pilipinas po bansa, ano, hindi po sinabing bayan ni Dr. Jose Rizal para sa ancestors ng Pujian Chinese. Ganun po tayo niluluko ng mga kabataan makabayan at ng CPPNP at saka ng People's Liberation Army at mga front organization ng Chinese ancestry. So, pag napansin natin dito, ang pinaglalaban ng Chinese ancestry, no, ay hindi ang Pilipinas, no? They fought for founding of New China. Ano po? New China ang gusto niyang itayo. Ayaw nila ng Pilipinas nga, sinasabi natin. Ano? At ito po ang pinaglalaban mga kabataan, makabayan. Ayan, yung founding of New China. Dahil isa lang naman yan eh. Ang Pujian Chinese na si General Yefe at si Emilio Aguinaldo at si Juma Sison, si Duterte, si Aquino, si Marcos, Pujian Chinese yung mga yan. So, ang gusto nila magkaroon lang ng New China. Ayaw nilang magkaroon ng Pilipinas. Kaya yung New China, gusto nilang tawagin Maharlika, kung ano nung gusto nilang itawag sa Pilipinas, ay sinasabi na nga ni Dr. Jose Rizal na Pilipinas. Hindi naman King Philips, kundi Pilipinas. So, ang gusto lang nilang ilagay talaga dito, i-idolize nila yung sinasabing proud names nila. No? Ang ina-idolize po ng mga Inchik ay yung proud names nila. No? Hindi po nag ano si Dr. Jose Rizal na yung proud names ng mga Inchik ang ilagay dyan. No? Ang pangit. Okay. Okay. Yan po ang sinasabi. No? Ang gusto ng China, ang shared history ng mga Inchik sa atin, pag napansin nyo, ano, ay yung proud names lang. Ay, sorry.
may diferensya kasi ito ko natin. Yung proud limbs, ay, sorry. Wala pong ipinagmamalaki ang Chinese ancestry ng China dito sa Pilipinas kung hindi yung shared history daw nila na proud names nila. Okay? Yung proud names nila yan po yung mga nasa listahan ng Chinese Filipino sa Wikipedia. Yan yung proud names nila. Na kung saan si Jose Rizal, ibinilang nila sa ancestors ng Fujian Chinese na apo siya ng China. So, si Jose Rizal at si General Yefe may common motive or goal or common dream. Yun ang gusto nilang palabasin. So, ano ang gusto nilang palabasin? Ha? So, pinaisip nila ngayon sa buong mundo na si Rizal ay parehas din ang pag-iisip ng People's Liberation Army na dapat ang mga Inchik ialay ang dugo ng Pilipino sa Fujian Village. Wala namang ganun, di po ba? So, yung proud names na sinasabi nila is name of their ancestors, that they are the founding father, name of the village, the city, and the province of the fame, General Yefe. No? At yung pagtatayo ng New China, yan po ang sinasabi nilang proud names to be remembered. Proud names to be idolized. Wala naman sinasabi si Dr. Jose Rizal na isipin mo yung shared history ng China, isipin mo yung shared history ng People's Liberation Army ng General Yefe, isipin mo yung province and village and cities of Fujian province, isipin mo yung ancestors ng Fujian Chinese ancestry na sila yung founding father ng Pilipinas. Walang ganyan sinasabi si Dr. Jose Rizal. Kahit paulit-ulitin po natin. Alam po, walang ganyan sinabi ang ating pambansang bayani. Yan po ang dahil kung bakit ayaw tanggapin ng mga Inchik na mayroong national hero ang Pilipinas. Yan po yan si Imi Marcos, di po ba? Wala daw national hero ang Pilipinas. No? Wala daw Filipino historical figure na ginawang national hero ang Pilipinas kasi nga apo daw ng China si Dr. Jose Rizal. So, ang pinalalabas nila na ang founding father ng ating Diyos na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, no, sa line 5 of paragraph 8 and 13, no, ay naging dayuan si Dr. Jose Rizal sa Pilipinas doon sa line 4, paragraph 14. At sinira nga po nila ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ano? Na sila daw ang founding father ng Diyos, ng Pilipinas, ng Sea of the Orient, ng Region of the Sun. Ginawa nilang bloodline itong Region of the Sun na kung saan tumawid yung Chinese tulad ni nung may-ari ng ABS-CBN, magiging bayan nila kahit pa na ibansa. Ano? At yung Diyos magiging alipin nila. Ganyan po tayo niluloko ng mga magkakomunista. Ano? Kunwari, right-wing itong isa, komunista rin pala. Itong ABS-CBN, Channel 7. At kunwari, left-wing itong ita, ini-interview naman lagi para maging bumango ang amoy nila at na ang Pilipinas ay maging magmukhang maskara ng China na lumalaban bilang rebelde sa mga Chinese ancestors. So, ang pinaglaban po dito, nitong mga ito ay ideology of Fujian Chinese, General Yefe and People's Liberation Army, General Friend, no, ni Juma Season, ano, at professor nito. Ganun po tayo nililinlang, ano? Art of deception po yan, ano? Dito po sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal, hindi mo pwedeng linlangin si Dr. Jose Rizal. Ano? Pag binasa mo ang last farewell sa paragraph
lahat ng line 5 ng paragraph 8, 9, and 10. Ang last farewell po ay prayer and song, panalangin at awit ni Dr. Rosie Rizal para sa katubusan ng Diyos sa ating tahanan na tinatawag niyang bansa. Basa po natin sa line 5 of paragraph 2 and 13 na ang bansang pinag-aharian ng Diyos ay tahanan ng mga Pilipino. Hindi po tahanan ng mga Inchik. Pag Pilipino, galing po sa Eden. No? Sinasabi ni Dr. Sirisar sa line 1 and 2 na ang Pilipinas matatagpuan sa region of the sun ay ang Eden of God. Pag sinabing Eden of God, a prayerful nation, a godly nation, no, godly created nation, diba? Whose faith does not kill. Hindi niya papatayin yung kanya sariling bansa upang ialay sa kanyang dugo. Ganun po yan. Kundi ialay ng Pilipino ang buhay nila, ang awit nila sa Diyos na may lalang sa ating bansa. No, pag sinabing Eden, Diyos ang lumalang sa bansa natin, sa kaluluwa natin, sa kaisipan natin. Hindi ancestors of Fujian, China. O country, pray to God. Pray for myself also. I leave you there without murderer, without deceivers, without witchcraft historian, no? Without slavers, without oppressors. Where faith, na kung saan ang pananampalataya, ay hindi ideolohiya na pumapatay. Tulad ng ISIS at saka ng PLA para itayo ang New China. At ang mga Islamic organizations na inchik din ang nagpapatakbo para itayo ang bangsa Moro. At gawing kaaway ang mga Pilipino dahil lamang sa pagnanakaw ng langis. Ayan po yan, mga pinatatakbo po ng China Bank at saka Islamic Bank. Ayang Moro at saka yung sinasabing China Bank, ano, Chinatown. So ganun po yan. Prayer and song for God's final redemption to our home country. Yan po ang last farewell ni Dr. Rosie Rizal. No? Ang sinasabing Eden ni Dr. Rosie Rizal, hindi mo pwedeng tawagin na ito ay martyrdom place of Chinese ancestry. No? Na dapat ialay mo yung dugo ng Pilipino, no, para itayo ang New China. Pag sinasabing Eden, it's a place of giving life. Ibibigay mo sa Pilipino ang buhay nila. Hindi mo kukunin ang buhay ng Pilipino at dadalhin mo doon sa Communist Party of the Philippines. Tatambangan mo yung mga militar, yung pulis na siyang nagtatanggol sa mga Pilipino, pagkatapos sasabihin mo, ay, yan ang gusto ng Fujian ancestors. Yan yung one policy of Chinese ancestry sa region of the sun. Wala naman sinasabi si Dr. Rosie Rizal na pero we beloved country treasured region of the sun, our lost Eden, ay yung China. At ang Pilipinas, pinapatay ang mga apo ng China at ang mga Pilipino dahil sa pagtatayo ng Chinatown at Chinese village ni Fujian Chinese na si Villar. Fujian Chinese din niya si Villar, ano? At siya ay dami ng China. Hindi. Ang Eden na sinasabi ng Sirisal ay hindi lugar para patayin mo na lamang ng kusa ang mga Pilipino. Lagyan mo ng shabu from Fujian Chinese, from Fujian China, mag-order ka sa Xiamen ng shabu at gawin mong hanapin mo sa mga mahihirap yung mga ano at papatayin mo para mabigyan mo lang ng parangal yung ancestors of Chinatown and Chinese village dito sa Pilipinas.